Eh mga ka-Jongski, kailangan natin baklasin to para malinis natin loob. Ayan. Ito. Kailangan natin baklasin. Okay? Kaya mga ka-Jongski, ganyan kadumi yan. Oh. Siya kadumi. Kaya kailangan natin siya linisan. Ito yung problema pag sa cold start. Sa cold start, mababa yung idle or hindi siya dito, hindi siya stable. Hanggang sa loob po. Hanggang sa loob, madumi. Yeah. Ito yung kailangan natin linisan. Yung ski, okay na. Malinis-linis naman na siya. Sa loob. Yes na. Ayan, pagbalik niya, balik lang din. Wala namang ano yan. Balik lang. Ayan. Yun. Tapos, ilalak nyo. Yung paglock dito, ikot nyo lang. Huwag nyo masyadong higpitan ha. Kung nag-stop na siya, hanggang doon na lang siya. Okay. Huwag yung hihigpitan. Kasi siya nag-stop ko na yun. Okay. Nahigpitan ko lang mga ka-Jongski ha. Higpitan ko lang. Yeah, mga ka-Jongski ha. Level ko na. Huwag yung hihigpitan na. Basta pag huminto, hanggang doon lang siya. Okay. Lock na natin. Ito, kailangan mong higpitan. Huwag naman sagad. Higpitan mo lang. Pag hindi na kaya, bitaman ha. Yung iba kasi, kala mo maghigpit, hindi na, ayaw na magpatanggal. Ayan. Nabaklas na natin. Linisan na rin natin yung throttle body. Diba? Pero okay pa naman kasi kalilinis ko lang ito. Yes pa naman siya. Siya na, wala tayo tagahawak ng camera eh. Alinis pa naman siya. Okay. Sprayan na rin natin. Ay, nakabaklas na eh. Sprayan na lang natin. Ng carb cleaner. Okay? Carb cleaner po ang gamit. Pang ano dito? Pang linis. Okay? Sige. Tapos kabit na natin ulit. Kaya papi, balik na natin. Apat ang screw niya na. Apat ang screw. Isang tawag ito. Dalawang mahaba. Ito. Dalawang mahaba. At dalawang nut. Okay. Isa dito. Ito yung isang mahaba. Isang mahaba dito. Isang nut lang dito. Ito ba? Ito. Kaya kung nakikita niyo ito. Yan. Tapos yung mga hose, kailangan mo lang din ibalik saka yung mga socket kung saan mo sila tinanggal. Okay? Okay. Kabit ko muna mga pap, mga ka-Jongski. Mga ka-Jongski, naibalik na natin. Try na natin siya ulit. Try natin siya start. Kung maganda na yung starting niya. Kung maganda, please. Effective yung ginawa natin paglilinis at paghihigpit, no?
speed. Speed sensor yata yun. Sabihin ko na lang sa ano, comment. Sa description, lagay ko na lang kung ano yun. Start mga ka-jongsi eh. Wabagsak pa rin. Wabagsak pa rin siya. Umbayin lang natin ng konti. Baka... natin kung babagsak pa siya ulit. Pag bumagsak siya, ayan ang problema natin. Tay. Okay, isa pa. Okay. Okay naman niya siguro siya. Yun. Yun. Galing, galing, galing. Ayan mga ka-jongsi, gumana na siya. Sana hindi na bumagsak, pero wait pa rin natin. Wait natin, wait natin. Tingnan natin kung mag-stable din yung RPM niya pag uminit na siya. Okay, pwede, pwede, pwede siya. Pero para may tama yung RPM needle natin ah, para may fix. Okay, hintayin lang natin ng minute konti. Okay, hintayin lang natin yung minute mga ka-jongski. Si ano natin, continue natin. Mga ka-jongski, uminit na pero mataas pa rin yung RPM, nasa 1.3 yata to, 1.4, pero hintayin pa natin uminit para maging stable siya. Kung hindi, mag-adjust tayo sa ano, mag-adjust tayo ng idle. Pero yung ginawa natin paglilinis at yung paghihigpit ulit nung ano patawag doon, eh tara, search ko nga para may sabi ko kung ano yun. Wait pa natin ulit saglit mga ka-jongski. Okay mga ka-jongski, yan ang problema naman natin. Kailangan natin mag-adjust ng idle. At yung ano pala, yung sinasabi ko na inayos natin or nilinis natin is yung terminal idle fast bulb, something na ganon. Lagay ko na lang sa description kung ano yan. Ka-jongski, mag-ano muna tayo. Mag-baba muna tayo ng idle. Eh mga ka-jongski, oh, mainit na. Tapos 1,000 yung idle niya. Adjust na natin yan eh. May adjust pa natin para maging 3, maging 800. Tapos pala, binalik ko na rin yung air filter niya. Okay. Bali, ito lang kayo mag-adjust ah. Ito. Ito. Yan, itong turnilyo niya. Ito. Ito niya yan. Pakaliwa. Mataas siya. Okay. Pakanan tayo. Ngayon. Narinig niyo kung ano. Bumababa siya. Check natin. Ang 600 na siya.
Ayan, no? Bumaba siya ng konti. Eh, sa konti pa. Mag-adjust ng idle, siguraduhin yung mainit yung makina para nakuha niyo yung ano niya, supply niya. Okay. Yan, ready na siya. Problema yata ng ano is yung ano, mababa na siya. Okay na siya. Problema is yung ang problema is yung okay, nakikita nyo hindi siya bumabalik. Yeah, taas siya, oh. Okay, yun yung pedal, taas natin. Okay, alam nyo na kung ano problema niyan. Okay, sige, at i-adjust natin konti. Problema naman ngayon is yung kable. Ay, hindi siya bumabalik. Ito mga ka-jongsi, kailangan mo kita niya hindi bumabalik kagad yung RPM niya sa 1,000 or 900. Ito ang naging problema. Kable. Masyado siya maskip kanina. Ginawa ko, pinaluwagan ko to, hinigpitan ko yung sa taas para mag-adjust siya, para maging ganito siya. Okay. Yun sa yung sa problema. Yun lang naman, saglit lang naman 'yon. Ano okay, yung problema doon? Huwag niyo sabihin na ay yun lang problema eh. Yan, bumabalik na siya ng todo. Kasi ano na siya. Yung sabihin niyo kasi kailangan niyo napunta sa mekaniko. Wag muna. Kaya nandito kayo kay Jonski ngayon, nanonood. May makukuha kayo mga DIY para iwas gastos. Okay? Oh. Naging successful na naman yung isang project natin. Good morning mga ka-Jongski. Okay na naman yung isang project natin. Linis po nung thermal pass something ngayon. Hindi ko na alam eh. Wala. Thermal pass idle. Basta tingnan nyo na lang sa description kung ano yun. Nahirap siyang explain. Pero salamat naman sa taas at naging okay naman na siya ulit. Pero testing natin siya ulit mamaya kung magiging okay. Kung naging okay na po siya, hindi na po ako magsiselag magpo-post ng video about that ulit. Pag hindi siya naging okay, eh, syempre, gagawin. Titingnan naman natin ulit kung anong isang problema ng idle. Yan kasi ang problema, meron. Dami kasing problema ng idle eh. Basta sa idle lang. Mga anim yata. Tubig, IACB, yung nga yung fast thermal ek-ek na yan. Tapos, linis ng EGR. Kasi so sobrang dumi na, hindi na masyado makapasok ng ano, gasolina, yung mga fuel injector, yung mga yun naman yung kailangan natin tignan. Pero at least ngayon, okay siya. Salamat mga papi, ay mga Jongski pala. Papi, Jongski, yan, pare-pares lang yan. Okay, sana may natutunan kayo ulit, na bago. Sa akin, huwag po kayong matakot
kung ano pa yung ano, meron naman po tayo mga kilalang mekaniko. Ayun, pag hindi po yung hindi pa naging success yung ginawa natin o nagkaroon tayo ng kamalian, tawagin lang po natin sila, nandiyan lang naman po sila lagi. Okay? Hanggang dito lang muna, sana may natutunan kayo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo, pa-share na rin po at pa-like. Pa-comment na rin po kung meron kayong suggestion or gustong gawan natin ng video, sabihin nyo lang po kami sa comment. Salamat po. Magandang araw.